Hi guys, good morning, good morning, good morning, good morning. Update lang ako sa kay Len Silawan, tsaka dun sa mga kumakampi sa kanya. Nakakairita eh, ang aga-aga kasi. May mga nabasa ako tungkol dito sa kay Len Silawan. So, nakakainit lang ng dugo dahil ang daming nakikipagtanggol sa mali. No? Baka pwede naman, pa-share ako nito, tapos mag-comment. Gusto ko ng komentos kung bakit ganito, para magkaroon tayo ng another topic kinabukasan. Kung gigising ko lang po, pasensya na kayo sa itsura ko. At hindi na natin kailangan magpaganda para lang ibash tong taong to. Kasi andito si, senator, sino tong senatora na to? Binay. Senatora Binay. Ang iniisip ko senator kanina si Bilyar, pero si Binay pala to. Sabi ni Madam Binay, ang panglalait at pagmumura sa isang presidente ng republika ay malaking kasalanan. Hindi, sabi pala to nang nag-post, sandali lang, sorry. Madam Senator, sabi ni Panfilo Enero, isang nag-post yesterday. Madam Senator, ang panglalait at pagmumura pambabaso sa isang presidente ng republika ng malaking kasalanan ng malditang babae na 'yan. Isang krimen 'yan at hindi katanggap-tanggap maski sa ang pangsulok ng alinmang bansa sa mundo 'yan. Pinayagan man katapat ng pagkakakulong 'yan. Nararapat lang siya i-deport panagutan ng ang batas ng ating republika. Kasi, ang sabi daw ni Nancy Binay, kailangan daw magpaliwanag. May isa pang post dito. Papayag ba kayo na mag-apologize daw ang Meko? Pinag-apologize nila ang Meko kung bakit nila pinuntahan si Len Silawan para ma-deport sa hakbang nilalaban kay Len Silawan at ng Taiwanese na nang gustong mangyari ng direktor sa SPA. Sino ba ang dapat mag-apologize? Damit, gusto nilang mag-apologize si Meko Taiwan para dito sa taon to kung bakit nila pinuntahan si Len Silawan. Sandali. Well, sabi naman ni Lennon Yeng Wong, well said, Attorney Fidel Macawiyag, the labor attached in Meko in Taichung. And all Meko officers should stop all dirty against Miss Elenel Ardidor. Bakit yung pinai-stop? Moreover, they should openly apologize to her, to all OFWs in Taiwan, and the government and people in Taiwan. Pag ito si Meko, ay instop niya yung pag-dispatch siya dito, hindi kayo dapat mag-apologize sa aming mga OFW dito sa Taiwan. Mag-apologize kayo kung saan, sa mga katangahan na sinunod nyo, katulad dito ni Binay. Ito may nag-post kay Binay. Galing kay Noel Sarifa. Hoy, Nancy! Tawagin natin Senator Nancy. Sorry. Total okay lang sa'yo na hindi respetuhan ng Pangulo ng Bansa ang bastusin kaming mga DDS at hindi ka rin karapat dapang respetuhin namin. Tama! Dolly is doing its job implementing the law. Ipinagtanggol mo ba ang babaeng hitad na nambabastos sa presidente at sa kapwa mo Pilipino? Is that abuse of power? Knowing that this OFW is a group organized to discredit and align the president, destabilize the government, pare-pareho kayo mga senador na pinagtatanggol ang kabulukan ng mga Pilipino. What she did, a cyber libel, it is a crime?
tagapagtanggol ka ba ng kriminal o ng pangulo at ng kapwa mo Pilipino? Kaya nagkakadleche-leche ang bansa natin dahil sa mga katulad mong ipinagtatanggol ang mawalang hiyang walang hiya sa lipunan. Hindi porket OFW bayani agad. Tama! Walang bayaning kriminal at nambabasto sa kapwa at sa pangulo. May tunay na malasakit ang bayan. Ito lang. Senator Binay. Nung ang iyong amay nakaupo sa bilang vice president ng bansa. Kasi ako, hindi ako makadilaw, hindi ako... Kung sino yung nakaupo, dapat igalang. Nung binash ba kayo? Di ba masakit? Tsaka huwag ka nang nakikialam. Kung wala ka masasabi, nasa Pilipinas ka, di ba? Ang pakailaman mo kung paano kakain ng mga Pilipino. Di ba? Senator Binay, bakit ka ba nailukulok dyan? Kakaganon mo, oh. Tignan mo yung tsura niya. Oh, oh. Magpangalumbaba ka na lang dyan, Senatora. Kung gusto mong galangin ka pa ng iba, di ba? Bakit ba yung mga ganitong tao kailangan yung pagtanggol? Kung hindi, kung ayaw nyo kay Pangulo, gumawa kayo ng sarili nyo katulad ng ginagawa ni Vice President Lenny Robredo. Diba? Pumukuha siya ng mga sponsor para mapakain sa Pilipinas. Ganun ang gawin nyo. Hayaan nyo na sa mamayang Pilipino to si Lenny Robredo. Hayaan nyo na sa labor, hayaan nyo na sa Meko. Nagpapasikat ka pa eh. May na-donate ka ba? Diba? Kung ayaw nyong galangin yung presidente ng Pilipinas, hayaan nyo ang buong Pilipino, yung mga mamamayang Pilipino. Isa mga utak-ipis na katulad nyo, tapos pinagtatanggol nyo din utak-ipis, kaya lumalakas yung loob nila eh. Diba? Kaya lumalakas yung loob nila dahil sa mga katulad nyo. Na hindi rin nag-iisip. Parang hinahayaan nyo lang. Kasi gusto nyo i-bash yung Pangulo. Pag na-bash yung Pangulo, may i-stress siya. Pag na-stress siya, baka gusto niya bumaba. Feeling mo, susunod kang presidente ng Pilipinas? Ay, pagkatanga talaga ng buong Pilipinas. Pag ang katulad ng mga senador na ganyan, yung mga Trillanes na yan, ang naging Pangulo ng Pilipinas. Diba? Sabi nga dito, you are a lawmaker, you should know how to strictly implement this law that you crafted. And ano yung mga batas na ginagawa nyo display? Buhangin na lang ng Senado kung wala ding palang silbi ang mga batas nyo. Oo nga. Walang silbi yung mga batas nyo, huwag nyo na implement. Eh si Lenzy Lawan, hindi kami papayag na mag-sorry ang Meko sa amin dahil pipigilan yung pag-alis niya dito. Dapat masampulan siya. Dapat siyang masampulan. Guys, comment down below kung dapat siyang masampulan. Kasi Senator Binay eh. Diba? Hindi mo ba nakikita? Bulag ka na din ba? San kayo nabulag doon, sa banda doon? Para pagsurihin ang isang Meko, ang isang Department of Labor Employment sa pag-implement, sa paghuhusga sa kanya. Hindi siya hinusgahan. Hinusgahan niya yung sarili niya. Ginawa niya ng butas yung sarili niya para maano doon. Diba? Kung ako sa'yo, ano, Lenzy Lawan, ikaw yung pinag-aawayan, magpakamatay ka na lang dito. Kairita ka. Suggestion lang ah. Kasi nakakahiya ka sa buong mundo eh. Siguro pinupupog na yung ano mo doon, yung pamilya mo sa Pilipinas. Hindi ka bayani. Tandaan mo, hindi ka bayani. Hindi ka bayani, walang ganyang bayani. Ang bayani nagpapakapatay sa bansa, sumunod lang.
Diba? Si Rizal. Si Bonifacio. Aguinaldo. Ganun. Nagpapakamatay para sa bansa. Kaya magpakamatay ka na para sa bansa. Baka maging bayani ka pa. Baka maging si... Si ano, si... Pangulong Duterte ay mapasama. Dahil nagpakamatay ka. Malamang pa. Baka kumampi pa yung ibang OFW sa'yo. Diba? Kaya, Senator Binay. Senatora Binay. Huwag ka naman makisaw-saw na. Nakisaw-saw na nga lahat ng vlogger eh. Yung mga, dyan kayo sa Senado, ang gawin nyo, tulungan nyo yung mga taong bayan kung paano sila kakain at makakasurvive hanggang 15. O baka ma-extend pa dahil sa dami. Mag-frontliners na lang kayo, baka maging bayani pa kayo. Kaysa yung nakaupo kayo sa Senado, nakapangalumbaba, at iniisip sila sa liwan, hayaan nyo na sa amin yun. Hayaan nyo na yun sa Department of Labor Employment. Sa Taiwan, hayaan nyo na sa Taiwan. Alam nyo kung bakit? Wala naman na problema dito eh. Hindi na masyadong problema ang tawag dito, ang coronavirus. Diyan, problemahin nyo yung problema nyo. Huwag yung problemahin sila yung silawan. Diba? Masyado yung pinoproblema, masyado yung binibaby. Ano? Basta demonyo, dapat baby? Grabe kayo. Grabe, sobra. So guys, sa kailangan ko ng comment nyo. Sana ma-share nyo to kasi hindi na ako nakakapag-share. Pati ako hindi makapag-share sa Facebook, sa Instagram. Ay, sa Facebook kasi ban ako sa group hanggang July. So, sa aking mga loyal followers, maraming salamat po. Tsaka dun sa mga bago kong subscribers. Hahantayin talaga natin yung pag-uwi ni Lendro Bread. Lendro Bread. Lensaliwan na yan eh. So, hintayin natin siya kung ano magiging result niya. At tsaka dun sa, ano, sana... Huwag pumayag si Department of Labor and Employment at saka si MECO na hindi siya mapunta ng Pilipinas. Parang awa nyo na, nananawagan po ako sa inyo, parang awa nyo na. Huwag kayong papayag na hindi matuloy yan. Kasi lalong papalakpak ang mga tengat nila, ang lalaki ang ulo nila. Pag yung pinagbigyan nyo, isang caretaker ng Taiwan, hindi na tuloy ipadeport dahil kay Senator Binay. It's amazing. Yun lang masasabi ko, pag nangyari yun, ang daming titigas ang ulo. Sigurado, marami lalong mambabash at hindi na susunod sa pamahalaan pag yung taong, ganyang klaseng tao, ay napagbigyan nyo. Tignan nyo, until now, hindi ka pa nagsusorry. Asa na yung sinasabi ni Meiko na dapat mag-post ka na nagsusorry ka sa pamahalaan? Asaan? Ilabas mo. Napakatabang mo. Dahil ka ni Mystica, yung nanay mo, nag-ano na eh. Nag-sorry na, tapos ikaw hindi pa? Kapal na mukha mo talaga, Inday. Ano palagay mo sa sarili mo? Ha? Ano palagay mo sa sarili mo? Diyosa? Kairita ka, ha? Iniinit mo yung ulo ko aga-aga. So, maraming salamat guys sa mga nag-subscribe sa akin. Pagpatuloy natin ang laban sa mga pro-Duterte, mga anti-Duterte, kahit sino man kayo, ang tatandaan nyo, kung sino ang nakaupo sa tungkulin, dapat galangin. Kahit yan si Senatora Binay, kahit ganyan yung iniisip niya, galangin nyo, pagdasal nyo na lang siya, na lumiwanag yung mag-enlighten, gumamit sana siya ng gulat at ayon, tapos umipek dun sa pag-iisip niya, para lumiwanag yung itsura niya. Diba? Yun guys. Maraming salamat. Hindi na tayo magmumura. Saka na yun. So, thank you po sa mga nag-subscribe. Salamat po. Pakishare naman ito para sa mga komentos nila. Bye-bye!